23 ang patay sa bakbakan ng MNLF at Abu Sayyaf sa Patikol, Sulu, na naganap ilang oras lamang matapos palayain ng 2 TV crew na bihag ng Abu Sayyaf. Isa sa ilalim naman sa tactical debriefing ang mga biktima para mabuo ang kwento ng 8 buwan nilang magkakabihan. May nusto ko si Jay Sabale. Hindi mo alam kung saan ka tatakbo, kung anong gagawin mo. Kasi pag pumutok ng malakas, halos malapit kami sa area eh. Pag ano, pag yung hindi na masyadong maano yung putukan, linayo na kami. Ang hirap. Anytime mamamatay kasi nangyari. Yan ang kwento ng mga pinalayan TV crew na sina Rolando Letriro at Ramelito Vela habang hawak ng Abu Sayyaf sa Sulu. 8 buwang binihag ang 2 na nagsilbing crew at guide ng Jordanian journalist na si Bakir Atiani. Dinukot sila ng mga bandido Hunyo noong nakarang taon. Pero hindi nila kasama si Atiani na hanggang ngayon inaalam pa kung nasaan. Kaya sa mga susunod na raw, isa sa ilalim sa tactical debriefing at pagtatanong sina Vela at Letriro para mabuo ng mga otoridad ang kwento ng kanilang pagkakabihag. Kinatuwa naman ang mga pamilya ni Vela at Letriro ang paglaya ng mga mahal sa buhay. So iniisip ko lang na buhay sila. Ako'y nagpapasalamat at nakabalik ang anak ko ng buhay. Maraming salamat sa inyo. Samantala, 10 oras kasunod ng paglaya ni Vela at Letriro, nagkabakbakan ng 300 miyembro ng MNLF at 250 kasapi ng Abu Sayyaf sa Patikol. Sa tala ng AFP, 13 miyembro ng MNLF ang namatay. Ang 4 daw sa mga ito ay sa 2nd Marine Brigade. Pinugutan umano, 10 naman ang patay sa panig ng Abu Sayyaf. Jay Sabale, GMA News.